Magandang umaga mga kababayan or magandang araw saan man tayo sa mundo. At ito naman tayo sa George R. Vlogs, Mayo 24, 2022. Napakagandang balita ang ating tatalakay ngayon mga kababayan. At bagong lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe naman at mag-like, saka i-share, saka mag-comment sa video nito mga kababayan. Ang tatalakayan natin ngayon ay BBM South Korea magpa-partner sa nuclear plant. Yan po, napagandang balita. Kasi po, ang South Korea, noong unang panahon, wala pang nuclear power plant yan. Nauna pa tayong nagkaroon ng nuclear power plant. Kaya nga lang, hindi naging active yung sa atin dahil sa mga Aquino, mga kababayan. Hindi pinayagan ni Corazon Aquino na maging operational yung Bataan Nuclear Power Plant. Kasi nga po, ayaw niyang sumikat si Ferdinand E. Marcos. Ayaw niyang maalala yung pangalan ng Marcos. Kaya hindi po niya inactivate yung Bataan Nuclear Power Plant. Pero ngayon po, dahil mayroon na po tayong bagong presidente sa katauhan ni BBM, ay makikipartners po siya sa South Korea. Alam niyo po, ang South Korea noon, naghihirap din kagaya ng bansang Pilipinas. Pero ngayon, tignan natin ang South Korea. May mga production ng sasakyan, production ng TV, kung ano-ano pa. Napakaganda na po ang economy ng South Korea sa kasalukuyan, mga kababayan. Ang sabi dito sa balita, tinitignan ni elect President Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad ng paggamit ng nuclear power upang madagdagan ang supply ng kuryente sa bansa. Kasi nga po, ito po ay isang dahilan kung bakit kukunti po o hindi pumupunta yung mga investor sa atin. Kasi nga po, ang mahal-mahal ng kuryente dito sa Pilipinas. Kaya pag nagkaroon tayo ng nuclear power plant, mga katropa, sigurado po, at bababa ang presyo ng kuryente, sigurado po, marami pong investor dyan ang mag-i-invest dito sa ating bansa. Sa isang press briefing nitong Lunes, sinabi ni BBM na kailangan ng bansa ng dagdag na supply ng kuryente upang matugunan ang pangangailangan sa pagpapalakas ng ekonomiya. Tama po yun. Pag maganda po ang ekonomiya ng bansa, alam niyo po ang mangyayari. Dadami po ang trabaho. Siguro mga iba natin mga kababayan, yung mga OFW ay hindi na po mag-a-abroad pagka dumami po ang trabaho sa bansang Pilipinas mga kababayan. Inamin ni Marcos na nais niyang malaman kung maaari pang buhayin ang BNPP o Bataan Nuclear Power Plant na itinayo sa termino ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Binanggit pa niya BBM ang alok ng South Korean na ambassador na tumulong para sa planong buhayin ang nuclear power plant. Tignan niyo mga kababayan, sa dami-dami na po ng bansang nakapaligid sa atin o sa mga ibang bansa, mga malaking bansa na bumati na, nag-congratulate na kay BBM na siya po ang nanalong pangulo sa darating na July 1st. Tapos yung mga opposition dyan na hindi matanggap na si BBM ang nanalo, naghain-hain pa sila ng GQ case doon sa Supreme Court. So anong kwenta yan mga kababayan? Diba? Ayaw nilang, ibig sabihin, ayaw nilang gumanda ang buhay ng mga Pilipino o ang gumanda ng buhay ng Pilipinas.
Kasi dinidistract nila yung dapat na mangyari sa bansa. Dapat maisulong, ma-eliminate ang kahirapan. Tignan nyo, kung hindi halal, halang ang mga budhi ng mga taong ganyan, mga kababayan. Napag-usapan namin ng South Korean ambassador yung offer nila at yung nakapunta dito na expert ng nuclear power para tignan ang BNPP para makita kung ano pa ang pwede pang gawin, kung pwede pang ituloy o kailangan na ba magtayo ng bago. Yan po ang pahayag ni BBM or PBBM. Naungkat ang usapin ng BNPP sa pagpunta ni South Korean Ambassador Kim Ingkol kay Marcos upang ipaabot ang pagbati sa panalo nito sa katatapos na halalan. Isang grupo ang eksperto mula sa South Korea ang dati nang bumisita sa bansa upang tignan ang BNPP. Nais umano ni Marcos ng pag-aralan ang rekomendasyon nito. So napakandang balita, mga kababayan. Nauna nang sinabi ni Philippine Research or Philippine Nuclear Research Institute na nag-alok ng South Korea na buhayin ang BNPP sa halagang $1.2 billion. $1.2 billion. Yun po ang magagastos ng bansang Pilipinas para buhayin muli ang BNPP. Kung hindi nyo pa alam, mga kababayan, na ang gastos sa pagpatayo ng BNPP ay mahigit kumulang 2.2 billion noong panahon ni Apo Marcos. So hanggang ngayon, siyempre, dahil tinigil nga ng operasyon, ay binabayaran pa natin ang pagkakautang ng Pilipinas sa $2.2 billion. So nagsasayang lang tayo ng pera, nakatingga lang yung BNPP dyan sa bataan na hindi naman nagagamit. Pero siyempre, namang kasalanan yun ng mga Marcos, di ba? Ang may kasalanan po niyan ay ang mga Aquino na nanilbihan na sa bansang Pilipinas na wala naman nagawa. Pero ayan natin yan, mga kababayan. Iris natin yan. Ang kailangan natin ngayon ay mag-move on. Kailangan natin buhayin muli ang BNPP kung pwede pa. Pero pag hindi na, siyempre, no choice. Magpapagawa si PBM ng mga panibagong nuclear power. Para sa ganun ay bababa po ang kuryente sa ating bansa. Ano mangyayari pag bumaba ang kuryente? Siyempre, dadami po ang investor. Ulitin ko naman, dadami ang investor, gaganda ang ekonomiya, dadami ang trabaho sa bansang Pilipinas. So, yan lang po mga kababayan. At salamat po sa inyong pagtangkilik sa George R. Vlogs. Again, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakisubscribe naman po. Mag-like, i-share, at saka mag-comment para malaman natin ang inyong mga opinion, mga kababayan. Salamat po ng marami. George R. Vlogs.